Rom. Ay, anak, may mga pulis sa labas. Eh, gusto ro kayong makausap. Eh, anong sasabihin natin sa mga pulis? Eh, sasabihin natin ang totoo. Wala naman tayong dapat ikatakot. Paano kung ikaw ang pagsuspetsahan nila? Ganito. Huwag niyong babanggitin sa mga pulis na magkasama si Rom at si Angelo bago yung insidente. Ah, sorry, Otay. Nakausap ko na ako ang pulis nung nakita ko yung bangay ni Angelo. Eh, kinento ko na ako sa kanila. Ang pangyayaring nag-away kami. Ano? Itay, wala na tayong magagawa. Malalaman din naman kung talaga ng mga pulis yun. Eh, talagang pagsususpecha niya. Siya inamin niya na nakita sila ni Angelo nung gabi. Lumabas kasi sa investigasyon namin na kayo palang kasama ni Mr. Ramirez bago siya mamatay nung gabi na yun. Tumawag ko siya sa akin. Sabi niya gusto niya makipagkita. Nagkaibigan ho kasi kami. At dati rin ho kami mga business partner. Actually, kami rin. Maayos din yung pagsasama namin. Mabait na tao yun, ah. Kaya nga nagulat kami nung nabalitaan namin na patay na pala siya. Alam niyo ho, nung nagkausap kami, sabi ho niya sa akin na natatakot daw ho siya. Bakit naman? Sabi kasi niya, meron daw taong nagbabanta sa buhay niya. Sino? Si Jerome Fuentebella. Sabi niya, pinagbabantaan daw ni Rome yung buhay niya. Bakit naman gagawin yun ni Mr. Fuentebella? Hindi ako sigurado, ha? Pero pagkakaalam ko kasi matagal na silang may hinduaan ni Rome. Sa katunayan niya, may video eh na kumakalat sa social media. Tingnan niyo. Alam niyo ba kung anong ginagawa dito ni Mr. Trinidad sa village niyo nung gabing yun? At ayon sa salaysay ng kapatid ng biktima, ex-girlfriend kayo ni Mr. Trinidad, at kayo lang ang palaging pinupuntahan dito sa village. Oo, pero hindi ko ho siya nakita o kaya nakausap nung gabing yun. Katunayan, nagulat nga ho ako na dito pa sa village namin natagpuan yung bangkay niya. May nakita rin ho kaming video kay Mr. Quintibilla na binubugbog si Mr. Trinidad. Oo, meron lang ho kami hindi magandang pagkasunduan. Pwede ho bang malaman namin kung anong dahilan ng away niya? Eh, matagal lang ho niya kasing gustong balikan si Emma. Nag-away ho kami pero napakaliit ho na bagay. Maliit na away lang ho. Nakita nga namin ang salaysay niyo sa presinto. May ilang detalye lang kami na gusto naming linawin. Mukhang paniwalang-paniwala yung mga pulis sa statement natin. Pero hindi pa dito natatapos ang lahat. So ano? Balak mo na bang ilabas yung susunod na plan? Yes. I think wala na tayong choice. Kailangan na natin gawin. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo, sir. Nakita ko po yung pagpatay sa biktima. Ano naman ang ginagawa mo dun sa village? Eh, taxi driver po ako, sir. Noong oras na yun, may hinahatid po akong pasahero sa lugar ng insidente. Nakita ko nung binaril ng lalaki yung biktima. Bakit ngayon ka lang lumitaw? Natakot po ako nung unang sabihin, sir. Gusto ko lang ako tumahimik, kaso hindi po ako pinapatahimik ng konsensya ko eh. Alam ko rin po kung nasaan yung baril na ginamit sa pagpatay. Pwede ko pong ituro sa inyo, sir. Floor nga to. Ano? Nakita na yung murder weapon na ginamit kay Kuya? Oh, sige, pupunta ako dyan. Lumalabas sa investigasyon namin na ito yung baril na ginamit sa pagpatay kay Mr. Trinidad. Nakuhanan niyo na ba ng fingerprint yan? Oo. May suspect na kami. At siya rin ang tinuturo ng lumabas na witness na nakakita sa pangyayari. Sino yung witness? Mustin, tawagin mo yung witness. Miss Trinidad,
Siya yung sinasabi kong witness. Ako po magpapatuloy ng lahat, ma'am. Salamat. Sino bang pumatay sa kuya ko? Si Ramos, Vitug, Villongco. Sino pa ba ang gusto mong kumidahin sa wedding natin? Gayoso, Bangson, Garcia, Calma, Hidalgo, Singson, Chairman, nandito na rin. Ma'am Flor! Ayaw kayo! Ma'am Flor! Ma'am Flor! Flor, bakit? Nakita na yung murder weapon na ginamit sa pagpatay nito. At lumabas to ng fingerprint ni Rob! Flor! Ayaw ka! Ikaw pa na pumatay sa kapatid ko! Bukod sa fingerprint na nakita sa baril, nakita pa yung cellphone mo sa crime scene. At may witness pa na nakita na ikaw mismo ang buwanan sa kapatid ko! Flor! Ayaw ka pala nandun ang gabi yun, ha? Dahil pinatay mo kapatid ko dahil pinatay mo siya kaya siya nahulog at namatay! Hey, Flor, yan ang palihan mo ngayon. Flor, nakilu ka muna! Paliwanag mo! Flor! Araw na pinagbubulong kuya ko. Kitang-kita ko sa mga mata mo yung galit. Kulang mo na lang patay mo yung kuya ko! Tinulungin mo pala siya! Pinatay mo pala ang gabi! Flor, tayo muna. Let me explain. Marami kang hindi nalalaman. Huwag niyo lang sabihin yan! Kasi hindi kayo ang nauna ng kapatid! Hindi kayo ang namatay! Hindi niyo alam kung ano kasakit yung nararamdaman ko ngayon! Wala kayong alam! Flor, relax. Okay. Ipagpatuloy mo lang yan, napaniwala mo sila na nakitang-kita mong lahat ng pangyayari. Dahil dyan, may bonus ka. Salamat po, ma'am. Paunang bayad pa lang yan. Kakailanganin ka pa namin. Kaya ipagpatuloy mo yung pag-aaral. Okay, sige po. Sige na, malis ka na. Tandaan mo, ah. Walang makakaalam nito. Opo. Ma'am, salamat po. Malinis na yung plano natin. Lahat ng ebidensya, si Rome na ang itinuturo sa pagpatay kay Ang. Kay Angelo. So, ang ibig sabihin nila ay tagumpay tayo, ate. Flor, tama na! Flor, please! Tama na! Flor, tama na. Kayo! Kayong lahat! Kayo ang dahilan yung bakit nawala yung kapatid ko! Dahil pinatay mo siya, no? Dahil pinatay mo yung kapatid ko! Huwag kang magpapayarin kita, hayop ka! Anong kumayaman ka? Alam mo, kaya mo tapahin yung batas. Pero hindi mo kaya tapahin yung galit ko! Diyan ako mismo malilingin sa'yo! Patayin kita! Patay ko na! Tatagaan ko yan! Lord, dahil ka! Ate, umaayon na sa atin yung pagkakataon. Sabi ba naman sa'yo, di ba? Gagawa natin ang paraan yan. Anong gagawin mo? Thank you.
Diyos ko ang pangalan mo. Pan, si Rob. Baka makulong si Rob, ano gusto mo ikaw makulong? Malinis na yung ebidensya lamang kay Rob. Sabi ka na. Ibang tao magbabayad ng nagawa mo. Ate, thank you, ah. Siguro kung wala ka, hindi ko kaya gawin lahat. Alam niyo na ako anong gagawin niyo kay Jerome Fuentebella. Yes, ma'am. Sige. Inuulit ko, ha? Walang makakaalam nito. Lalong-lalo na si Georgia. Kakaintindihan tayo? Yes, ma'am. Sige po. Kami pong bahala. Sige na. Tara na, pre. Rome, sigurado ka ba? Pag pumunta tayo ng presinto, wala nang atrasan yun. Eh, malalabas din ang katotohanan. Patutunayan ko sa'yo na wala akong kasalanan.